You're watching Destiny Church. Live your call, fulfill your destiny. God, Lord, we just want to praise you, God, to dedicate to you, Panginoon, ang mga susunod pong oras, ang mga susunod pong sandali sa araw na ito, Panginoon. Lord, dalangin namin ang banal na Espiritu. Kayo po ang sumama sa amin, Panginoon. Buksan niyo po ang aming mga puso at isipan sa inyo pong salita. Lord, we want to hear your voice, Lord God, this morning, Panginoon. Salamat po, Lord God. Ihanda niyo po ang amin pang mga puso. Salamat po, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sige po, pwede ba nang palakpakan po natin muli si Lord? Yan. Okay. So, today, for the past few weeks, I think months na nga po, we have been talking about this series entitled the I Am series. Okay? So ano ba yung I just want to for us to have a review. Okay, sabi nga ni Pastor Carlo, I'm a teacher po. So mag-review muna tayo. Okay? So ano ba yung I Am series? What is this series all about? Okay, alam niyo po, yung I Am series, lalo-lalo na po for those who are with us for the very first time, ito po yung mga I Am statements na sinabi ni Jesus na recorded sa book of John. Okay? Ano pong kahalagahan nito? Ano pong kahalagahan ng I Am statement? Alam niyo po, in the Old Testament, kung inyo pong maaalala, in the book of Exodus, actually in Exodus chapter 3, verses 13 to 14. Ito po yung time na kinomission ni God, ni Lord, si Moses para pangunahan yung kanyang bayan. Para pangunahan po yung mga Hebrews, yung mga Hebreo, para lumaya mula sa pagkaalipin po sa bansang Ehipto. At mababasa po natin dito in verse 13, sabi rito, Moses said to God, "Suppose I go to the Israelites and say to them, the God of your fathers has sent me to you. And they ask me, what is his name? Then, what shall I tell them? God said to Moses, I am who I am. This is what you are to say to the Israelites. I am has sent me to you." Alam niyo po, sa Ehipto, marami kasing Diyos. There are many gods in Egypt. Okay? Moses wanted to know, at that time, Moses wanted to know God's name. Okay? Gusto pong malaman ni Moses yung pangalan ng Diyos para masabi niya sa mga Hebreo kung sino yung Diyos na nagpadala sa kanya. Who exactly had sent him to them? Alam niyo po, nung sinabi ni Yahweh, nung sinabi ng Diyos kay Moses, nung nagpakilala po si Moses sa kanya, ang sinabi niyang pangalan niya, sabi ni Yahweh, sa binasa po natin, sabi niya, I am who I am. This is what you are to say to the Israelites. I am has sent you. Tinawag po ng Diyos, ipinakilala po ni God yung kanyang sarili as I am. Okay? So fast forward po tayo in the New Testament, in the book of John. John chapter 8, 57 to 59. Okay? There was a dispute on who Jesus is at that time. Okay? Kasi po, by this time, si Jesus medyo nakikilala na siya. Gumagawa na po siya ng mga miracles, gumagawa na po siya ng maraming mga bagay, nagpapagaling na siya ng may sakit, nagpapalaya na po siya ng mga inaalihan ng demonyo. So nag-iisip sila, sino ba tong Jesus na to? Okay? Di ba isa lamang siyang anak ng isang karpentero? Di ba taga-Judea lamang siya, kasama natin siya dati, pero sino ba talaga siya? Alam niyo po, maraming mga pagtatalo. Okay? Maraming mga katanungan sa kanilang mga isipan during that time. At in these verses nga po, sabi rito, "You are not yet 50 years old," they said to him. You have seen Abraham. Very truly I tell you, Jesus answered, "Before Abraham was born, I am." At this, they picked up stones to stone him. But Jesus hid himself slipping away from the temple grounds. They knew that, nga po eh, dahil alam nila, mga Hebreo po sila, mga Israelita sila, they knew that God called himself, I am.
in the time of the Old Testament. At nung marinig nila po na sinabi ni Jesus that He is the I Am, okay, sabi po rito, sinimulan, gusto nila siyang batuhin. Gusto nilang batuhin si Jesus, gusto nila siyang patayin. Why? Kasi very, very intriguing po sa kanila yung sinabi ni Jesus. Okay? In fact, ang pinagbintangan nila si Jesus, yung kaso na iniatang nila kay Jesus at that time is blasphemy. Okay? Kiniklaim daw kasi ni Jesus kung sino yung hindi naman na dapat sa kanya. Why? You know what? When Jesus used the I Am, the name I Am, ano pong ibig sabihin nito? Nung ginamit po ni Jesus yung pangalang I Am, He was definitely claiming or relating Himself to the God of the Old Testament. Okay? At hindi po nila yon matanggap. Okay? Hindi nila matanggap na merong isang tao na katulad ni Jesus na sasabihin na siya ay, what? Na siya ay Diyos. Okay? Alam niyo po, nung sinabi ni Jesus that He is the I Am, malinaw po na kinlaim niya ang kanyang pagka-Diyos. Right? Kaya po, kapag merong magsasabi sa atin na si Jesus hindi naman siya Diyos, wala naman siyang claim, wala ka namang mababasa sa Bible na sinabi niya that He is God. Actually, wala naman po talaga. Tama po ba? But, by using the name I Am, okay? Nung sinabi niya po, yung salitang, yung mga katagang ito, okay? Malinaw na kinlaim niya yung kanyang kung sino siya talaga, yung deity ng ating Panginoong Jesus. Malinaw yung ano eh, malinaw yung claim. Alam niyo po, kung sinabi lang sana ni Jesus that He is God, actually wala tayong mababasa sa Bible na sinabi niya that I am God, I am the Son of God. Tama ba? Wala po tayong makikita sa Bible. Alam niyo po, kung sinabi niya man lang niya sana yon, wala sanang problema. Tama ba? Wala po sanang debates kung sino talaga si Jesus. Magkakasundo sana lahat tayo. Right? But, yun nga eh, hindi niya ito sinabi. Instead, He said yung mga I am statements na pinag-uusapan natin. Sinabi niya, I am the bread of life. What else? I am the light of the world. I am the door of the sheep. I am the good shepherd. I am the resurrection and the life. And last Sunday, we talk about yung sinabi niya that I am the way, the truth, and the life. Alam niyo po, sa pagpapakilala ni Jesus kung sino siya, he uses metaphors. Okay? Gumamit po siya ng mga symbolism. Anong mga symbols yung ginamit niya? Gumamit po ang ating Panginoong Jesus ng mga bagay para ihalin tulad ng kanyang sarili ng mga bagay na makaka-relate yung mga tao na kausap niya during that time. Sinabi niya yung I am the bread of life. Sinabi niya po yung I am the good shepherd. Right? I am the door of the sheep. Mga Hebrews po sila, mga Israelite sila. So familiar sila sa mga bagay na ito. But the question is, bakit hindi agad sinabi ni Jesus? Bakit hindi sinabi ni Lord na I am God? Okay? Bakit hindi in-address ni Jesus na yung kanyang sarili dun sa mga titles na itinatawag sa kanya? Ano po ba yung mga titles ni Jesus, kung naaalala nyo? Di ba? Si Jesus ay, what? King of Kings. Tama po ba? Lord of Lords. Right? He is the Son of God. He is the, what? He is the Messiah. Okay? Hindi niya ito sinabi directly. Instead, yun nga, gumamit siya ng mga symbolism. Gumamit siya ng metaphor. Okay? Bakit? Bakit kaya siya gumamit? Bakit kaya hindi niya pinakilala agad kung sino siya? Pwede ba nating sabihin na pa-suspense ba si Lord? Gusto niya ba tayong ma-excite? Gusto niya ba tayong pag-isipin pa ng malalim patungkol sa kanya? Okay? I don't think so. Hindi naman po siguro. Okay? Gumamit si Jesus ng mga symbols dahil gusto niyang maunawaan natin ng mabuti kung sino po siya at kung ano siya. Right? Alam niyo po, I believe one of the reasons kung bakit si Jesus ay naparito sa lupa, sa mundo. Of course, we know the ultimate reason. To die for our sins. Tama po ba?
But you know what? I believe the other reason kung bakit si Jesus ay naparito is for us to be able to know who God is through Him. Naparito po si Jesus para ipakilala sa atin, para makita natin at maunawaan natin kung sino at kung ano po ba ang Diyos. Remember, Jesus is the, what? He's the Emmanuel. Okay? God with us. Okay? During that time po kasi yun eh, napakalayo ng Diyos sa tao. Napakahirap maunawaan yung kadakilaan, yung kapangyarihan ng Diyos. That's why here's Jesus making it plain and simple kung sino ang Diyos sa pamamagitan niya. Okay? The reason Jesus came here on earth is for us to know God through Him. Okay? But another point. Okay? Yun nga, sabi ko po kanina, bakit hindi sinabi ni Jesus directly yung mga titles na patungkol sa Kanya? Okay? Bakit hindi niya sinabi na siya yung anak ng Diyos? Bakit hindi niya sinabi na siya yung Savior? You know what? I believe, and I'm very sure of this po, Jesus wants us, hindi niya pinakilala directly kung sino siya, because Jesus wants us to know Him through His works. Okay? Hindi po directly sinabi ni Jesus kung ano siya at kung sino siya, dahil gusto po niya na maunawaan natin, makilala natin siya sa mga bagay na Kanyang ginawa at sa mga bagay po na Kanyang gagawin sa atin pong mga buhay. Remember, okay, pang ilang part na ng series natin 'to, 'di ba? When we are in darkness. Okay? Kapag tayo po ay nasa kadiliman, sino raw si Jesus? He is the light. Tama ba? Kapag tayo raw po ay nauuhaw, kapag tayo ay nagugutom, kapag meron tayong hinahanap ng mga bagay na hindi natin masumpungan, sabi ni Jesus, I am the bread of life. Ako yung kailangan mo. Okay? Pag may mga tao na hindi alam kung saan pupunta, hindi alam yung mangyayari sa future nila, naliligaw ng landas, anong sabi ni Jesus? Sabi niya, I am the way. Right? If we need security, if we need protection, if we need provision, sabi ni Lord, I am the good shepherd. Right? And today po, ngayong umagang ito, okay, we are down to the last I am statement of Jesus in the Gospel of John. Okay? Pag-uusapan po natin yung seventh I am statement niya, which is, I am the true vine. Okay. Ano po ba yung ibig sabihin ni Jesus dito? O kailan niya bubuo sinabi ito? Turn with me in John chapter 1, chapter 15, verses 1 to 17. Medyo mahaba po, but allow me to read it with you. Pwede nyo rin po akong sundan habang binabasa natin. John chapter 15, verses 1 to 17. Sabi po rito, I am the true grapevine, and my Father is the gardener. He cuts off every branch of mine that does not produce fruit, and He prunes the branches that do bear fruit so they will produce even more. You have already been pruned and purified by the message I have given you. Remain in me, and I will remain in you. For a branch cannot produce fruit if it is severed from the vine. And you cannot be fruitful unless you remain in me. Yes, I am the vine. You are the branches. Those who remain in me and I in them will produce much fruit. For apart from me, you can do nothing. Anyone who does not remain in me is thrown away like a useless branch and withers. Such branches are gathered into a pile to be burned. But if you remain in me and my words remain in you, you may ask for anything you want and it will be granted. When you produce much fruit, you are truly my
disciples. This brings great glory to my Father. Verse 9, I have loved you even as the Father has loved me. Remain in my love. When you obey my commandments, you remain in my love. Just as I obey my Father's commandments and remain in his love. I have told you these things so that you will be filled with my joy. Yes, your joy will overflow. This is my commandment. Love each other in the same way I have loved you. There is no greater love than to lay down one's life for one's friends. You are my friends if you do what I command. I no longer call you slaves because a master doesn't confide with the slaves. Now, you are my friends. Since I have told you everything the Father told me, you didn't choose me, I chose you. I appointed you to go and produce lasting fruit so that the Father will give you whatever you ask for using my name. This is my command. Love each other. Purihin po ang Lord sa kanyang word. Okay po. Tungkol saan po ito? Again, Jesus uses another metaphor for his claim. Okay, this time, sabi niya po, I am the true vine. Okay? At kung titignan po natin dun sa first part nung verse, hindi lang niya sinabi that he is the true vine. He also said that the Father is the gardener, right? And the disciples, kung sino po yung mga kausap niya at that time, as the branches. Okay? Sige po, himay-himayin natin kung ano po yung mga sinasabi ng verses na ito. If you look at the verses, from verses 1 to 7, okay, summarize ko na lang po yung verses 1 to 7, Jesus talks about how the branches are nourished and sustained. Okay? Pinakita po ni Jesus sa pamamagitan nung metaphor na yon kung paano daw po patuloy na lumalago at namumunga yung mga sanga. Right? Alam niyo po, to give you a context of these verses, okay, we are now in chapter 15. Okay? Nasa chapter 15 na tayo. By this time po, sa mga susunod na chapter, it was only a short time before Judas would betray Jesus. Malapit na po yung oras na ipagkakanulo ni Judas ang ating Panginoong Jesus at siya po ay dadakipin na. Siya po ay ipapako na sa cross. Right? That's why by this time po, Jesus was preparing the disciples for his crucifixion. Okay, inihahanda na niya yung kanilang mga puso para sa kanyang pagkapako sa cross. He was also preparing them for his resurrection. And of course, inihahanda niya na sila sa kanyang pag-akit sa langit para po maiwan sila. Right? If you could still remember, Jesus had just told them, I think last Sunday, yun po yung pinag-usapan natin, that he would be leaving them. Right? Aalis po siya at maiiwan sila at kung saan siya magpupunta, sabi ron, hindi raw po sila hindi sila makakasama. Okay? Knowing how disturbed they would feel because of that pronouncement dun sa sinabi ni Jesus na yun. Can you just imagine for more than 3 years, kasama po ng mga disciples si Jesus. Tama ba? At yung mga disciples niya, ito po yung mga tao na yung iba sa kanila, mga wala ng pag-asa sa buhay, yung iba sa kanila, mga failure. Right? Pero nung nakilala nila si Jesus, what happened to them? Yung ngayon, nagkaroon sila ng hope. Nagkaroon po sila ng pag-asa. Nagpatuloy yung kanilang mga buhay. Tama ba? Kung dati yung mga buhay nila is wala ng pag-asa, sabi doon, sabi sa word, yes, nung sumunod sila kay Jesus, eh, meron na silang pinanghawakan. Actually, yun, naranasan nila yung 1 to 6 I am statement ni Lord. Right? Nalaman nila yung way, nagkaroon sila ng shepherd. At alam niyo po, could it be that some of these people, ilan dun sa mga tao na yun, naging disciple ni Jesus, possibly ba na talagang iniwan na nila yung kanilang sariling buhay? What I mean is yung kanilang dating buhay. Okay? Maybe some of them wala nang babalikan eh.
Tama ba? Hindi na sila pwedeng bumalik. Some of them talagang iniwan nila yung kanilang mga hanap buhay. Iniwan nila yung kanilang mga kaibigan. Okay? But tapos darating yung time na sasabihin nung isang tao na to na binigyan nila ng pinagkatiwalaan po nila ng kanilang buhay. Piknala lang niyang sasabihin, aalis na ako. Iiwan ko na kayo at hindi kayo makakasama sa akin. Okay? Alam niyo po, alam ni Jesus yun. Alam ni Jesus yung ma-feel nila. Okay? That's why, by this time po, sa panahong ito, okay, Jesus tries to give them an encouragement. Okay? Bakit ipinigay ni Jesus tong metaphor na ito or yung ibang Bible scholars nga sinasabi, this is somewhat like a parable eh. Okay? Bakit po ibinigay ni Jesus? Bakit inahelen tulad ni Jesus yung kanyang sarili sa isang grape, sa isang grapevine, sa isang true vine? This is why. To give them an encouragement. Okay? Jesus gave them this metaphor of being the true grapevine. Bakit? At ano ba yung grapevine nga pala? Okay, yung grapevine po, isa siyang vine. Isa siyang ampalaya. Alin yung ampalaya? Yan, tumitanim kasi kami ampalaya. Meron isa siyang halaman na gumagapang. Ayan. Okay? Isa siyang halaman na hindi siya sabi rito a climbing or trailing. Okay, humahaba. Okay? Pero mahina siya, kailangan niya ng ano, ng what's this? Balag. Ayan. Okay? So, sa Tagalog, yung grapevine po is bagging. Okay? Bakit ginamit ni Jesus itong illustration na to? Okay? By using, sinulat ko po dito sa notes ko, by using the grapevine as an illustration, okay, from verses 1 to 7, Jesus was encouraging them by giving them an assurance. Okay? That He will not totally desert them. Na hindi niya talaga sila iiwan at pababayaan or totally abandon them. Okay? Binibigyan po sila ngayon ni Jesus ng katiyakan, binibigyan sila ngayon ni Jesus po na pag-asa, na bagamat aalis siya at hindi na nila siya makakasama physically, okay? Na kahit umalis siya ay hindi sila mapapabayaan, they will continually be nourished, okay? They will continually be sustained like how the vine, okay, is sustaining the branches. Are you getting it po? Okay? Kung paano yung vine, okay, kung paano yung bagging, okay, ay humihigop ng sustansya sa kanyang mga ugat at dumadaan sa kanya yung sustansya, okay, patungo daw po sa mga sanga, sabi ni Jesus, parang ganun ako. Okay? As long as you are connected to me. Sabi dun sa word na ginamit po, as long as you abide in me and I abide in you, okay, you will be sustained and you will produce fruit. Right? Like a grapevine. The vine will be the source of nourishment for its branches. Okay? At alam niyo po, naniniwala ako, hindi lang niya ito sinabi sa mga disciples. Sinabi niya rin po ito sa atin. Tama po ba? Na kahit naman hindi na natin kasama si Jesus physically, asan na ba si Jesus ngayon? He's in heaven. Tama po ba? Andun siya, sa kanang kamay ng Ama, nananalangin, nag-i-intercede para sa atin. Okay? Pero sabi niya, if you remain in me, kapag kayo ay mananatiling connected sa akin, you will still be nourished by God through me. Right? The question is, how is it gonna happen? Paano po ito mangyayari? Paano tayo mananatiling connected? Okay? Paano mananatili sa ating connection with Jesus? Alam niyo po, there are many ways for us to remain in the Lord. Okay? Para tayo makakonect sa Lord. Of course, kaya tayo naging connected kay Jesus is because tinanggap natin siya as Lord and Savior. Tama ba?
Kung tayo po ay sumusunod sa Kanya, lumalakad sa Kanyang daan, yan, nananatili tayong connected sa Kanya. We remain in Jesus by believing in Him and doing what He says. But you know what? Dito po sa mga verses na to, yung binasa po natin, there is a specific way na sinabi si Jesus sa mga disciples kung paano raw sila maaaring manatili sa Kanya. Okay? And that's in verse chapter, at yun po yung sinasabi sa atin ng verses 9 to 17. Okay? Turn with me in John chapter 15, verses 9 to 10. Sabi po rito, I have loved you even as the Father has loved me. Remain in my love. When you obey my commandments, you remain in my love. Just I obey my Father's commandments and remain in His love. Paano daw po tayo mananatiling magre-remain kay Lord, kay Jesus? Sabi rito, sabi po sa verse 9, remain in His love. Right? Okay, manatili raw po tayo sa Kanyang pag-ibig. The next question would be, how are we going to remain in His love? Okay, actually sinagot din po dito sa mga verses na to. Sabi naman sa verse 10, when we obey His commandments, we remain in His love. Tama po ba? Okay? The next question would be, ano yung mga commandments ni Lord? Okay, na kailangan nating panatilihin, na kailangan nating sundin. Actually, napakaraming commandments ni God. Tama po ba? Still remember when the Pharisees asked Jesus, what do you think is the greatest commandment? Ano po yung sabi ni Lord in Matthew chapter 22, verse 37 to 39? Sabi rito, Jesus replied, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the first and greatest commandment. The second is like it. Love your neighbor as you love yourself. Okay? You know what? That is what Jesus told His disciples here sa pangyayari pong ito. In verse 12, okay, balik tayo sa John chapter 15, verse 12. Sabi ni Jesus, this is my commandment. Love each other in the same way I have loved you. Okay? So ano pong nakita natin dito? Therefore, this will now answer the question, how are we going to remain in Jesus? How are we going to remain in that true vine na si Lord? We are going to remain in Jesus by loving each other the way Jesus have loved us. Again, paano raw po tayo mananatili kay Lord? How are we going to remain as the branches? Tama ba? Tayo yung branches eh. Sabi ni Jesus, siya yung what? Siya yung vine. Okay? So pinakita po dun sa mga verses na yun, paano raw tayo mananatili sa Kanya? Mananatili tayo sa Kanya sa pagsunod sa Kanyang mga commandments. And what are those commandments? Ano yung command na yun? Sabi rito, this is my commandment. Love each other the way I have loved you. Okay? Kapag minamahal daw po natin ang bawat isa, kung paano tayo minahal ng ating Panginoon, tayo raw po ay nananatili sa Kanya. In fact, hindi lang tayo nananatili, na i-identify tayo with Him if we love one another. That's what John chapter 13, verse 15 is telling us. Sabi rito, by this, everyone will know that you are my disciples. By this, everyone will know that you remain in me. Kailan daw? If we love one another. Tama po ba? Makikita daw po ng lahat na tayo ay tagasunod ni Kristo kung tayo raw po ay nagmamahalan. Okay? Kung tayo raw po ay what? Nagmamahal na katulad niya. Okay? That means connected daw tayo sa Kanya if we love one another. I want to quote Dr. Billy Graham.
probably one of the greatest, if not the greatest, evangelist of our time. Sabi po ni Dr. Billy Graham, God is more interested in your future and your relationships than you are. Again, God is more interested in your future and your relationships than you are. Okay, sabi ni Pastor Carlo kanina, and of course, alam po natin to dito sa destiny. Okay, mahalaga kay Lord yung future natin eh. Tama ba? That's why He has a plan. Okay? That's why may plano siya. That's why may inihanda siyang magandang kinabukasan para sa atin. Okay? Sabi nga, ganun si Lord eh, ganun si God. He does not look at our past. God looks at what's ahead of us. Kaya po, yun nga, lagi natin sinasabi, whatever your past is, anuman yung nakaraan mo, okay, hindi na mahalaga kay Lord yun. Ang mahalaga ni Lord, kung ano yung kay Lord, ano raw yung pagdadalhan niya sa'yo. Okay? Yun din yung sabi ni Dr. Billy Graham. Hindi interested si Lord, interested si Lord sa future mo. Okay? Hindi sa past mo. So kahit gaano ka gulo, kahit gaano ka pangit, yung past mo, okay, hindi interested si Lord doon. Saan siya interested? Sa destiny mo. Are you there? Right? But interestingly, amazingly, hindi lang yun yung sinabi niya. Sabi po niya, God is more interested in your future and in your relationships than you are. Okay? Interesado raw, mahalaga daw po kay Lord, okay, yung ating relationship, yung ating relasyon. Sino rito meron kang karelasyon? Okay? Wala kayong relationship? Lahat tayo may relationship. Tama po ba? Right? Hindi porkit single ka, wala kang relationship. Okay? You have a relationship with your what? With your parents, with your family, sa mga kapatid mo. But the question is, anong relationship yung tinutukoy dito? Okay? You know what? We are at church. Tama po ba? We are part of the church of God. We are part of the church of Jesus Christ. Nung pinapasok daw po natin si Lord sa heart natin, nung siya yung naging savior natin, ano sabi? Tayo raw ay naging, what? Children of God. Binigyan tayo ng karapatang maging anak ng Diyos. Okay? And kung anak tayo ng Diyos, at lahat tayo ay yung kabilang sa kaharian ng Diyos, that means, you know, we have a relationship din po with one another, with each other. What's our relationship with each other? We are, what? We are brothers and sisters. Tayo po ay magkakapatid. Alam niyo po, dito sa destiny nga, hindi naman lang natin tinuturing na magkakapatid ang bawat isa. In fact, ang tawag natin doon is covenant. Tama ba? Okay. We are covenanted with one another. We have this covenant relationship. But the question is, lalo na po sa panahong ito, yun nga eh, kung mahalaga kay Lord ang relationship natin, the question is, gaano naman kahalaga ito para sa'yo? Did you get that? Right? Kung mahalaga kay Lord, kung nakatingin siya sa relationship mo, okay? The question is, paano mo naman pinapahalagahan at tinitignan, okay, yung relationship mo or yung relationship natin sa bawat isa? Okay? Alam niyo po, kung titignan natin yung mga verses na binasa natin, okay, makikita natin that malaking kaugnayan ng pag-connect at pag-remain natin kay Jesus as the vine ay yung relationship natin sa isa't isa. Right? Paano raw natin itatrato ang ating relationships kung paano raw tinrato ni Jesus yung relationship niya sa atin? Right? Alam niyo po, kung meron tayong pattern, paano ba ipapakita yung pag-ibig natin sa isa't isa? I think it's none other than the Lord, Jesus. Right?
Kung may model po tayo kung paano yung relationship natin, kung paano tayo magmamahal, sabi rin sa verses na yun, si Jesus yun. Okay? How are we going, the question is, how are we going to love like Jesus? Okay, I just want to give you 3 quick points at dito na po ako magtatapos. Ayan. Okay? How did Jesus model love and relationship? Number one, Jesus' love was compassionate. Okay? Jesus' love was compassionate. Jesus was compassionate. He was full of compassion. Okay? Turn with me in Matthew chapter 9, verse 35 to 38. Okay? I will give you some examples, some events in the life of the Lord that nagpakita siya ng compassion. Sabi po rito, Jesus went through all the towns and villages, teaching in their synagogues, proclaiming the good news of the kingdom, and healing every disease and sickness. When Jesus saw the crowds, he had compassion on them because they were harassed and helpless like sheep without a shepherd. Then he said to his disciples, "The harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into the harvest field." Okay? Habang ano po yung nangyari dito? Habang nagmi-ministry daw po si Jesus, habang siya ay nagtuturo, habang siya ay nagpapagaling, okay, nakita niya raw yung mga tao. Nakita niya yung helpless. Okay? Nakita niya yung mga harassed, yung mga nahihirapan. Sabi rito, nung nakita niya yung mga tao, meron daw po siyang naramdaman. Meron daw siyang nadama. Ano yung nadama niya? Awa. Concern. He had compassion on them. Okay? Sabi rito, gusto niya silang tulungan eh. Okay? Kaya nga eh. Connecting this po dun sa ating pinag-uusapan. Paano mo malalaman if you are still connected to the vine? Okay? From these verses, makikita raw natin, malalaman daw natin kung connected ba tayo sa vine. Kung meron pa tayong concern pag may nakikita tayong pangangailangan. Tingnan daw po natin yung ating mga sarili. Kapag may nakikita kang need or kakulangan, what do you feel? Okay? Do you feel the need to what? Para gawan ito ng paraan? Okay? Pag nararamdaman nyo raw po yun, pag concerned pa raw po tayo, connected pa tayo. Right there. Another instance in Matthew chapter 14, verse 13 to 21. This was the feeding of the 5,000. Verse 13, sabi rito, when Jesus heard what happened, ano yung nangyari? Okay? If you know the story, if you know the context here, ano yung nangyari? John the Baptist was what? Beheaded. Pinatay. Namatay po si John the Baptist. Sabi rito, when he heard what had happened, he withdrew by the boat privately to a solitary place. Okay? Obviously, bakit siya andun? He was mourning para doon sa nagluluksa siya. Okay, malungkot si Jesus, may pinagdadaanan siya. Okay? Pero sabi rito, sinundan daw siya ng mga tao. Hearing of this, the crowd followed him on foot from the towns. When Jesus landed and saw a large crowd, ano nangyari? Sabi po, he had compassion on them and healed their sick. Okay. Again, nagkaroon siya ng compassion. Ano yung compassion? Okay? Remember, malungkot si Jesus. Tama ba? Nagluluksa siya, nawala yung kanya. Actually, hindi lang kaibigan, ano ba niya si John?
pinsan. Diba? Nandun siya sa pinakamababang kalagayan ng kanyang emotion by this time. Okay? Pero sabi rito, nung nakita niya yung mga tao, again, nagkaroon siya ng compassion. Okay? Hindi siya nanatili sa kanyang kalagayan. Instead, compassion made him move forward. Made him, cause him to move. Okay? Alam niyo po, ano ba yung compassion? Yung tunay po na compassion, it will cause you to do something kahit sa pinakamahirap, kahit sa pinakamababang panahon ng buhay mo. Right? Another instance, in Matthew chapter 20, verse 29 to 34, sabi po rito, as Jesus and his disciples were leaving Jericho, a large crowd followed him. Two blind men were sitting by the roadside. And when they heard Jesus was going by, they shouted, Lord, Son of David, have mercy on us. The crowd rebuked them and told them to be quiet. But they shouted all the louder, Lord, Son of David, have mercy on us. Jesus stopped and called them, what do you want me to do for you? He asked. The Lord, they answered, we want our sight. In verse 34, Jesus, again, had compassion on them, touched their eyes. Immediately, they received their sight. Okay? Ano po yung itinuturo muli sa atin patungkol sa compassion dito? Okay? Yung compassion daw po, you are willing to go out of your way, out of your schedule, okay? Para lamang tumugon sa pangangailangan ng iba. Okay? In short, pwede ka raw abalahin. Okay? Kung pwede ka pang abalahin. Okay? Willing ka pang iwan yung ginagawa mo. Okay? Para sa kapakanan ng nangangailangan. Right? Connected ka pa kay Lord. Connected ka pa sa vine. Right? And lastly, probably the greatest show of compassion ni Lord is nung namatay yung kanyang kaibigan na si Lazarus. Right? What happened? Sabi nung dumating daw siya dun sa lugar, nakita niya si Mary, si Martha, nagluluksa yung mga kaibigan nila, umiiyak, what did he do? Verse 35, sabi diyan, Jesus wept. Okay? Bakit siya umiyak? Bakit siya tumangis? Dahil nadama niya yung nadaramang kalungkutan dun sa paligid. Okay. Paano mo malalaman kung connected ka pa kay Lord? Nadarama mo pa. Alam niyo po, ako, honestly, dito ako nagfo-fall short. Minsan wala akong pakiramdam, alam niyo yun? Manhid, tumatawa yung asawa ko. That means true. Wala, what's the word? Yeah. Manhid. Yan. Okay? Nakakalungkot, maraming Kristiyano, maraming tao. Para bang manhid na. Tama ba? Pag hindi ka na raw nakakaramdam, hindi mo na na-feel yung na-feel nung kapatid mo, nung kaibigan mo, baka hindi ka na-connected sa vine. Right? Kasi si Jesus, nararamdaman niya, dama niya. Are there? Number two. Okay. How did Jesus model love? Number one, he was compassionate. Number two, Jesus' love was committed. Okay. Paano ipinakita ni Jesus yung commitment niya? It's through his actions. Okay. Jesus is committed to obey the will of his Father. John chapter 14 verse 31, sabi po rito, I don't have much more time to talk to you because the ruler of this world approaches. He has no power over me, but I will do what my Father requires of me so that the world will know that I love the Father. Come, let's be going. Okay?
Sa ibang translation po, ang sabi, I will exactly do what my Father has commanded me. Okay? Alam niyo po, pwede naman nating sabihin na alam naman ni Lord na mamamatay siya sa cross. Right at the very beginning, Diyos pa rin naman siya kahit siya ay nagkatawang tao. Alam niya naman na talaga na yun yung mission niya dito sa lupa. At wala na siyang magagawa ron. Tama po ba? But we need to understand that when Jesus was here on earth, He was 100% human. Still in the flesh. Okay? At alam niya yung hirap, alam niya yung sakit na mararanasan po niya sa cross. That's why when He prayed, okay, nung nanalangin po siya, okay, in Matthew chapter 26, verse 29, sabi rito, He went a little farther and fell on His face and prayed, saying, O my Father, if it is possible, let this cup pass from me. Nevertheless, not as I will, but as You will. Okay? Nakikita po natin, makikita natin yung struggle. Nag-struggle si Jesus when He prayed this prayer. Alam niya kung gaano kahirap, kung gaano kasakit yung daranasin niya. But still, okay? Kahit alam niyang mahirap, kahit alam niyang masakit, because He is committed, He will do it. He will still obey His Father's will. Alam niyo po, yung commitment, lagi namang sinasabi ni Pastor Carlo to, para siyang commitment sa pag-aasawa. Okay? Ano ba yung commitment natin sa pag-aasawa? Till death? Ano yung una? For richer and for poorer. For better or for worse. In sickness and in health. Till death do us part. Okay? Paano mo makalalaman kapag connected ka pa sa True Vine? May commitment ka pa eh. Ano ibig sabihin ng commitment? Kahit mahirap, kahit masakit, till death do us part. Hindi mo iiwan, hindi ka aalis. Tama ba? Hindi mo ipagpapalit yung mahal mo. Hindi mo ipagpapalit yung taong committed ka. Right? Bakit? Hinga eh, connected ka pa kasi kay Lord. Right? Makikita natin kung talagang committed pa tayo sa vine, kung connected pa tayo kay Jesus, kung may commitment pa po tayo. Lastly, number three, Jesus' love was sacrificial. Okay. Paano ba kapag sinabing sacrifice? Sino rito mahilig kang mag-sacrifice? Ano yung mag-sacrifice? Hindi muna ako magkakape ng mahal. Hindi muna ako mag-milk tea. Sacrifice ko muna yon kasi mag-iipon ako. Meron kasi akong gustong bilhin na sapatos. Yan. Sacrifice po ba yon? Sacrifice ko muna yung kagustuhan kong isa para meron pa akong makuha ko yung isa ko pang gusto. That's a valid sacrifice, right? Okay, what else? Okay, I need to earn more. Gusto kong kumita ng malaki. Okay? Kaya mukhang hindi na sapat yung trabaho ko ngayon. Maghahanap pa ako ng extra work na pagkakakitahan. Okay? Isa-sacrifice ko muna yung 3 oras ng tulog ko. Hindi muna ako matutulog, hindi muna ako magpapahinga sa weekends. Para ano? Para mas kumuha ako ng malaki. Mas kumita ako ng mas malaki. Is it a sacrifice? Yes, sacrifice po yun. Tama po ba? Or nga, alabawa, para makapag-focus ako kay Lord, sacrifice ko muna yung love life ko. Ayan. Sino ginawa na yun? O wala kayong isa-sacrifice naman, kaya pass don pass. Right? Yes, those things, those are sacrifices. Right? Sacrifice po yung mga bagay. But when we're talking about love, okay? Remember, we are talking about love.
But when we talk about love that is sacrificial, okay, ano po bang ibig sabihin nun? Okay? When we talk about love that is sacrificial, these are sacrifices you make not for your own benefit, not for your own good, but for the benefit of others. Right? One perfect example is yung sacrifice ng mga parents. Sacrifice po ng mga magulang. Sino po yung mga nanay, yung mga tatay? Diba? Apakalaki ng sacrifices nyo sa inyong mga anak. Tama po ba? Sabi nga, yung isusubo mo na lang. Bibigay mo pa sa anak mo. Tama po ba? Tapos paglaki ng anak mo, pasagutin ka lang. Masakit pero wala namang magulang na titigil sa, I believe po, walang magulang na titigil sa pagsasakripisyo para sa kanyang anak. Amen? Or, yung mga breadwinner. Sino rito breadwinner? Diba? Pag breadwinner ka, diba? Yung nga, katulad ng example natin kanina, sacrifice ko na lang yung love life para sa pamilya ko. Sino ginawa na yun? Wala talaga. Kasi wala talaga yung sacrifice. Right? But, tingay, those are sacrifices you make not for your own benefit, pero sa para sa iba. Tama po ba? Alam niyo po, yun yung sinabi ni Jesus sa verse 15, chapter 13. Let's go back to the verse. Sabi rito, there is no greater love than to lay down one's life for one's friend. Okay? Let's talk about this verse. Of course, madaling magsakripisyo para sa pamilya mo eh. Tama ba? Right? Almost automatic po yun eh. Pero take note, ano yung sinabi rito? What's the greatest sacrifice? Okay? Sabi rito, there's no greater love than this than to lay down one's life for his friends. Okay? Tignan niyo po yung katabi niyo, kung kaibigan niyo yan. Huh? Kaya mo bang ibigay yung buhay mo dyan sa kaibigan mo, sa mukhang yan? Right? Mukhang hindi naman eh. Tama ba? But what do we mean by this? What do we mean by sacrifices made for others? Okay? Here is what this means. Tige, lalo na po kung kaibigan mo yung katabi mo. Tignan mo yung kaibigan mo. Okay? Yung kaibigan mo na yan, okay? Sige po, tulog lang para madamdamin. Yung kaibigan, sige po, tignan yung kaibigan nyo. Kung asawa mo, wag mong tignan yung asawa mo. Napakaganda kasi ng asawa ni Pastor Sandy, kaya titig na titig. Okay. Yung kaibigan mong yan, okay, alam nyo po, darating yung time, may mga pagkakataon, meron kayong hindi pagkakasunduan. Tama ba? Darating yung time, iba yung magiging pananaw niya sa pananaw mo. Although pareho naman kayong tama. O maaring mali talaga yung isa. Hindi talaga kayo pareho, mali talaga. Right? The question is, pag dumating yung time na yon, hindi mo ba siya iiwan? Okay? Hindi mo siya iiwan dahil hindi para sa iyo eh. Sa oras na hindi kayo magkasundo, hindi mo iiwan yung kaibigan mo. Hindi para sa iyo, kundi para sa kanya. Dahil alam mo na kapag iniwan mo siya, okay? Baka lalo siyang mapahamak. Are you there? Okay? Kahit galit na galit siya sa'yo. Are you willing to swallow that, what? That pride para lang hindi maiwang mag-isa yung kaibigan mo? Right? Another example. Darating yung time, makakagawa ka ng mali.
Okay? Siyempre, ikokorek ka eh. Sasabihin niya sa'yo kung ano yung mali mo, itatama ka. Pag dumating ba yung time na yon na itinatama ka, kinokorek ka nung kaibigan mo na yan? Are you willing to do that sacrifice? Okay. Na kahit masakit, kahit magtampo ka, yun eh, hindi mo siya iiwan. Okay? Hindi para sa'yo, kundi para dun sa taong yun. Right? Will you make that sacrifice? Alam niyo po si Jesus, binetrayed siya ni Judas. Okay? Dininay siya ni Peter 3 times. Alam niya yung kanyang mga disciples, pag namatay siya, magpupulasan yun eh, magtatakbuhan yun eh. Iiwan siya nun eh. Tama ba? But still, what did he do? He laid down his life for those people. Okay? Hindi niya pa rin iniwan eh. Bakit? Kasi committed siya. Right? Hindi niya pa rin iniwan eh. Bakit? Kasi yung love ni Jesus, sacrificial. Right? Ito na po siguro yung last verse. Okay. Sabi nung sa pinag-usapan natin, to stay connected in the vine, we need to love like Jesus eh. But not just to love like Him. In John chapter 15 verse 1, okay, sabi rito, I'm the true grapevine and my Father is the gardener. He cuts off the branches of mine that doesn't produce fruit. He prunes the branches that do bear fruit so they will produce even more. Okay? Ano pa yung ibig sabihin nito? Nabanggit po rito yung word na pruning. Okay? Sa horticulture po, yung pruning, tinatanggal yung mga bahagi ng halaman na hindi naman kailangan sa paglago nito. Sa Tagalog, pagtatalbos. Alam niyo pagtatalbos? Tinatalbusan yung mangga, tinatalbusan po yung kung anumang mga puno yun. Okay? When a tree or vine is pruned, it influences its growth and its fruitfulness. Okay? Sabi ko kanina, hindi lang naman si Jesus yung binigyan dito ng ano eh. Sabi ni Jesus, He's the grapevine and my Father is what? He's the gardener. Okay? Ano raw yung trabaho ng gardener? Yung gardener, yung overall in charge dun sa garden. Okay? Sabi rito, yun daw pong mga makakasira dun sa halaman, tinatanggal, yung makasira sa paglago, pinuprun. The question is, paano tayo pinuprun ni Lord? We know that. We are pruned through our circumstances. Tama po ba? We are pruned through our trials. Okay? Pero alam niyo po, nung nabasa ko tong verses na to, yung I am the true vine, na-realize ko, ang pinuprun pala sa atin ni Lord, isa lang. Okay? Sa isang bagay lang po tayo sinusubok ng Diyos. Sinusubok niya tayo sa ating love. Sinusubok niya tayo mainly sa ating relationship. Why? Because that's what matters to God. Right? Sabi sa James chapter 1 verse 2, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials and many kinds. Because you know that the testing of your faith produces what? Produces perseverance. Alam niyo po, nung nabasa ko yung perseverance, okay, na-confirm sa akin, it's love. Why? Because in the love chapter, in 1 Corinthians chapter 13, verse 4 to 7, ano yung sabi doon sa last part? Love always trusts, always hopes, always perseveres. Okay? Kapag daw po tayo pinuprone,
pag tayo dumaranas ng mga pagsubok, lalong-lalo na sa, hinge, sa ating mga relationships, okay, pinapalago daw nito yung perseverance natin. Pinapalago raw nito yung love natin. Hanggang sa maging katulad ng love ni Jesus para tayo manatiling connected dun sa vine. Amen? Pwede po ba tayong tumayo? Jesus is the true vine. Sabi po ron, remain in me and I remain in him. Okay? How are we going? How do we remain with him? Okay? By being obedient to his commandment. What's this? What's that command? Ano po yung command na yon? Okay? To love one another. Alam niyo po, sa nakalipas na ilang araw, o dalawang linggo na siguro, sinubok yung bayan natin eh. Tama ba? Alam niyo po, ang nakikita ko dun sa nakaraang pangyayari, sinubok tayo mga Pilipino. Right? Sinubok yung bayan eh. Pero alam niyo po, naniniwala ako, hindi lang ang bansa ang sinubok. Sinubok din ang church. Tama po ba? Sinubok yung love natin eh. Sinubok yung relationships natin. Ano yung first letter C? Sinubok yung ating compassion sa ating so bawat isa. Alam niyo po, paano tayo pinuprune ng Lord? Sinusubok niya tayo dun sa compassion natin. Will you still care for that person na kinukontra ka lagi, na kinaiinisan mo? Okay? Sinubok yung ating commitment. Tama ba? Ano ibig sabihin ng commitment? Mas mahalaga yung iba kaysa sa'yo. Although tama ka naman eh. Right? Tama naman si Jesus eh. Hindi naman siya nagkamali eh. Mali nga yung mga kaibigan niya, mali nga yung mga disciples. But still, hindi niya sila iniwan. Ginawa niya pa rin yung bagay na dapat niyang gawin. Right? Panguli, sinubok yung ating ano eh. Yung ating sacrifice. Okay? Nakakalungkot, maraming hindi nakapasa sa pagsubok. Tama po ba? Kala natin yun lang yun eh. Sa surface, yun lang yun eh. Hindi lang ano eh. Division lang talaga. Black and white lang. Pero hindi. You know what? In the spiritual realm, sa loob ng iglesia ng Diyos, nandun yung tunay na pagsubok. Right? Can we say ba that what just happened was just what? It's God pruning us. Pinuprune yung church. Pinuprune yung iglesia. Pinuprune ka. Pinuprune yung relationship mo. Pinuprune yung love mo. Are you there? You know what? That's my prayer po. Okay. That after what had happened, after all of this, okay, magiging ilaw pa rin yung church. Magiging ilaw pa rin tayo. Maybe wala tayong nakikitang maganda sa future. Okay? Maybe yung iba ang tingin sa future madilim. Maybe yung iba ang tingin sa future malabo. Kaya nga, Jesus is the light. We are the light.
Amen? Doon sa mga binasa po natin kanina, how are we going to do that? Isa lang po. Wala na tayong dapat isipin pa. Love one another. Stay connected to the vine. Right? Alam niyo po, nung ako'y batang Christian, meron kaming song na lagi namin kinakanta. Probably this song was one of the most popular worship song ever. Okay? Simple lang yung lyrics ng song. Actually, it's a song by Pastor Romel Guevara. Sabi dun sa lyrics niya, meron po ba tayong lyrics? Paulit-ulit lang siya. Sabi dun, mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Next po. Kalimutan ko. Kailanman di kita ipagpapalit pagkat sa piling mo'y langit. Why? Bakit langit sa piling ni Lord? Because He is the true vine. Okay? Why don't we worship the Lord right now? Sige po, kay AJ. Mahal na mahal kita sa Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita pagpapalit pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita. Sige po, sabahin natin si Lord. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Okay, of course, mahal natin si Lord. Tama po ba? I believe, wala namang question dyan. Lord, di ba? Si Lord yun eh. He is the true vine. He is the bread of life. He is the way, the truth, and the life. That's why we love Jesus. Amen? That's why we love God. But, ito nga yung, ano eh. Alam niyo po, ito nga yung pinag-uusapan natin ngayon. Okay? Walang question, mahal natin si Lord. We always remember that. But alam niyo po, makikita raw yung tunay na pagmamahal natin sa Lord, hindi lang sa pagmamahal natin directly sa Kanya. Makikita raw yung tunay natin na pagmamahal kay Jesus, sabi kapag mahal din daw natin yung ating kapatid, yung ating mga kaibigan. Alam nyo, nung bata kami, ginagawa namin tong fellowship song. Alam nyo yung fellowship song? Yung song na kakaroon kami ng interaction with one another. Okay? Simple lang naman yung lyrics. Sabi doon, mahal na mahal kita, Panginoon. Pero medyo tinitweak namin siya, pinabago namin siya. Nilalagyan namin ng ano, ng sa. Okay? At kapag kinakanta namin yon, hindi lang namin siya kinakanta sa Lord, kinakanta rin namin siya dun sa mga kasama namin. Okay? Pwede bang tignan mo yung katabi mo ngayon? Pwede na naman tayo maghawakan po, di ba? Hawakan mo or akbayan mo yung katabi mo. Okay? But at this time, by this time po, hindi natin to kakantahin kay Lord. Okay? Mauunawaan po ni Jesus yun. Huwag po kayo mag-alala. Okay? Wala pong mangyayaring blasphemy. Wala pong mangyayaring kasalanan. Okay? Kung kanina kinanta natin yung kay Lord, ngayon, kakantahin mo yun dun sa katabi mo. Sasabihin mo dyan sa katabi mo, mahal na mahal kita sa Panginoon. Why?
Dahil you are the branches and Jesus is the vine. Amen? Come on, sige po. Tumingin kayo dun sa katabi nyo habang kinakanta po ito ni KJ. Or pwede tayong lumipat, mag-gather, mag-roam around po. Your life group mates, o baka meron kang hindi na pinansin dito, okay? Baka andito yung in-unfriend mo, yung binlock mo nung nakaraang linggo, okay? Kailangan na po nating mag-connecta muli tayo dun sa vine. Right? By telling one another, by making each other feel that we love one another. Sige po, come on, let's do this. Sige po. Mahal na mahal kita sa Panginoon. Teka po, hindi sa Panginoon. Yung katabi mo, tumingin ka doon sa katabi mo. Katabi mo, yan. Yan ang kausap mo eh. Mahal na mahal kita sa Panginoon. Ito yung magandang part. Ito yung exciting part. Kailan may di kita. Yan, sabihin niyo po. Sige po, pwede tayong lumipot. Sige, yung mga life group mates nyo, puntahan nyo. Mahal, yung cell leader mo, kita, pwede mong lapitan. Panginoon. Give them, give him an assurance that you love them with the love of the Lord. Mahal na mahal kita sa Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit. Habang buhay, mapupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y sa mahal na mahal kita sa Panginoon. Mahal na mahal kita sa Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalit. Magkat sa piling mo'y Panginoon. Sige po, let's pray. Father God, Lord God, we just want to thank you, God. Just want to thank you, Jesus, because you are the true grapevine. And you considered us as your branches, Panginoon. Lord, first of all, we just want to thank you, God, for our relationship with you. Salamat po, Panginoon, dahil kami itinuring mong mga anak. Nung kami ay sumuko sa iyo, nung kami po ay lumapit sa iyo, Panginoon, binigyan mo kami ng karapatang maging anak ng Diyos. Pero alam namin, Panginoon, hindi lamang po yun natatapos because we are the branches, Lord. God, meron kaming mga kapatid. Lord, kung saan meron kaming relationship na pinakita niyo po sa inyong salita na napakahalaga nito sa iyo. Napakahalaga po, Panginoon, ang aming concern sa aming kapatid. Napakahalaga po, Panginoon, ang aming care, ng aming commitment, Lord, ng aming sacrifices na ginagawa sa isa't isa. Lord, I pray, Panginoon, na patuloy kaming lumago, Lord, sa iyo. Patuloy kaming lumago, Panginoon, sa pag-ibig. Lalong-lalo na po, Panginoon, sa mga pagkakataon na ito ay sinusubok ng panahon. Na ito, Panginoon, ay tinetest. Lord, I pray for your love, Panginoon,
Lord, na patuloy na kumilos at madama ng bawat isa dito po sa lugar na ito, Panginoon. Hindi lamang dito, Panginoon, kundi, Lord God, itong love na ito, God, ay mag-overflow, umapaw, Panginoon, at magbigay ng glory sa inyo pong pangalan. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa aming mga kapatiran. Salamat po sa aming mga leaders. Salamat po, Panginoon, sa aming mga life group mates, church mates, Panginoon, na alam namin, Lord God, na dahil ikaw ang true vine, Panginoon, Lord, kung kami kakapit sa iyo, kung kami mananatili sa isa't isa, Lord God, kung kami mananatili sa iyong pag-ibig, Lord, hindi niyo kami iiwan at hindi po kami mag-iisa. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming dalangin in Jesus' name. Amen. Amen. You're watching Destiny Church. If you would like to check more resources or donate to this ministry, you can download the Destiny Church PH official app or log on to www.destinychurch.org.ph/give.